Magandang umaga! Kamusta po kayo? Ngayong araw ay sisimulan natin ang isang magandang samahan ng mga magulang at guro sa ika-anim na baitang para sa taong panuruang 2020 to 2021 sa pamamagitan ng pagbibigay linaw sa ilang mga bagay na dapat nating malaman, maunawaan at tandaan para sa darating na pasukan. Una ay masdan natin ang chart na naglalaman ng kabuuang bilang ng mag-aaral per modality sa ika-anim na baitang, maging ang listahan ng mga guro ng blended at modular distance learning class. Ngayon naman po ay kilalanin natin ang masisipag at maaasahang mga guro ng ika-anim na baitang na ating magiging katuwang sa pagkatuto ng ating mga anak. Ayan, kilala na po natin sila. Ano naman po kayang learning delivery modality ang ating gagamitin? Sapagkat walang face-to-face class sa darating na pasukan. Tama! Modular distance learning nga po, gaya ng inyong pinili. Ngunit, ano po ba ang modular distance learning? Ang pagkakaroon po ng modular distance learning or printed modular DL ng Rosario Ocampo ay alinsunod sa DepEd Memo. Ito po ay suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities for the school year 2020 to 2021. Ito po ay home-based learning program na hindi kailangan ng anumang gadget upang makapag-aral. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng naimprentang module na kanilang pag-aaralan at sasagutan sa loob ng kanilang mga tahanan. Magtatalaga po ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagkukuhaan at oras ng pagkuha ng mga module. Ang mga magulang o guardian ang kukuha at hindi po ang mga bata. Ang weekly learning modules ay masusing binuo o isinulat ng mga curriculum experts. Dito matututunan ang lahat ng baksang aralin na itinakda ng DepEd para sa lahat ng asignatura. Ito ay mga learning activities or exercises na angkop para sa home-based learning. Sa tulong po ng ating sangguniang barangay na sa pamumuno ni Kap. Russell Z. Valera, ang pamamahagi ng weekly learning modules ay gagawin tuwing ikalawang linggo. Magtatalaga po ng purok leader at focal person sa bawat kiosk kung saan ilalagay ang mga weekly learning modules na nakalabel. Naka-envelope ang bawat grade level na ilalagay ng paaralan sa bawat purok. Ang mga magulang o guardians ang kukuha ng weekly learning modules tuwing Biyernes ng umaga. At doon din po ibabalik ang mga ginamit na weekly learning modules at outputs ng mga bata. Sa ikalawang linggo ng pasukan, sabay na ang pagsasauli at pagkuha ulit ng panibagong weekly learning modules. Tandaan po na mahigpit na ipinapatupad ang public health safety kung kaya't magsuot ng face mask, face shield at ugaliin ang physical distancing tuwing pupunta ng kiosk. Panatilihin po nating malinis ang mga modules. Huwag sulatan, basain, tupiin, punitin o i-photocopy sapagkat ibabalik po ito pagkatapos ng markahan ayon sa napag-usapang oras at tagpuan ng kanyang gurong tagapayo. Tandaan po natin ang limang P sa ilalim ng PMDL. Una ay ang paghahanda na gagampanan ng mga guro. Ikalawa ay ang pagtungo, kung saan pinaaalalahanan ang mga magulang o sino mang parte ng pamilya na kinakailangang nasa wastong gulang upang makuha ang learning kit ng mga bata. Ikatlo, pag-aaral. Sa tulong na rin ng mga magulang ay aaralin ng mga bata ang modules or lesson sa kanilang mga tahanan sa buong linggo. Kaapat, pagbabalik. Kung saan ang mga magulang ay magbabalik sa takdang oras at araw na itinalaga ng guro o paaralan. At ang ikalima ay ang pagtugon sa oras upang ma-check at matugunan ng guro ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Sa September 28 hanggang October 2 po ay ang Mental Health Awareness Program through DepEd TV at Radio.
Sa una at ikalawang buwan ay apat na subjects po muna ang ituturo upang matutukan ang mga bata sa mga major subjects. Patuloy po nating pabasahin ang mga bata. Habang hindi pa po nagsisimula ang opisyal na klase sa October 5 sa inyong mga tahanan. Ibibigay po ng mga guro ang mga printed materials na magsisilbing gabay ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Upang higit na maunawaan ang pagsasagot sa modules, meron po tayong tinatawag na weekly home learning plan na magsisilbing gabay ng mga magulang sa mga gawaing pagkatuto ng mga mag-aaral. Dito rin po makikita kung nakasusunod ang mga bata. Tandaan po na pagpasok at pag-aaral ng mga bata ay may itinakdang class program na makikita ang oras na ilalagi ng mga bata sa bawat asignatura. Tignan po natin ang kalakip na class program. Bibigyan ng mga mag-aaral ng isang folder na may pabalat upang magsilbing portfolio na lalagyan ng mga activity worksheets at answer sheets at iba pang output ng inyong mga anak sa loob ng 2 linggo. Kailangan pong may regular na oras sa mga bata kung kailan tututok sa pag-aaral. Siguraduhin regular na nakakasubmit ng mga output sa mga bata sa abot ng makakaya. At siguraduhin naiingatan ang mga learning modules. Ang pagkasira o pagkawala ng mga ito ay inyong pananagutan. Bawat asignaturang natapos ng bata sa itinakdang oras ay may kasamang mga activity worksheets o learning tasks na sasagutan pagkatapos ng aralin. Alamin kung natapos na ng mga bata ang pinapagawang activity worksheets. Hindi po sa loob ng module sasagot ang mga bata. May itinakdang worksheets at answer sheets na ibibigay ng paaralan para doon gagawa o sasagot ang mga bata ng mga activities. Huwag po kalimutan lagyan ng mga kinakailangan na detalye para sa madaling pag-check ng mga guro. Para sa distribution at retrieval of self-learning modules, tignan niyo po ang larawan. Dito makikita niyo po ang magiging proseso sa darating na pasukan. Ito po ang schedule ng pagkuha ng mga modules na kung saan ang target date ng pamamahagi ay sa September 28. Ganun din po ang pagbabalik ng mga answer sheets at worksheet kung saan po ninyo ito kinuha. Ang unang pagkuha po ay sa October 16. Huwag po nating kalimutan na isaalang-alang ang mga safety health protocols sa darating na pasukan. Bawal pong kumuha ang mga mag-aaral o estudyante na wala pa sa hustong gulang. May ubo, lagnat at sipon. Maaari lamang po kumuha ang mga magulang o tagabantay na nasa wastong edad. Pwede niyo po ito ipakuha sa mga kamag-anak na nasa wastong edad. Magdala lamang po ng authorization letter at ID ng mga magulang. Kung hindi niyo po makita ang pangalan ng kukuha, ay isulat ang pangalan at pirmahan ito. Sundin hanggat maaari ang 2-meter social distancing. Iwasan po ang magumpukan. No face mask, no face shield, no learning kit. Magdala po ng sariling ballpen. Tanungin ang guro kung nakatala ang pangalan ng inyong anak. Mag-spray ng alcohol bago kunin ang learning kit o module. Isulat po ang petsa, oras at kung ilang learning kit ang inyong nakuha. At punasan ng sanitizer ang envelope pagdating ng bahay. Para po sa pagsasauli, magdala ulit ng ballpen. Sundin ang 2-meter social distancing. Magsuot ng face mask sa pagsasauli ng learning kit. Ilagay ang learning kit sa box, mag-spray ng alcohol. Isulat ang petsa, oras at kung ilang kit ang inyong ibinalik at pirmahan ito. Hintayin po ang announcement ng advisor para sa susunod na petsa ng delivery ng learning kit. Ito po ang tool na sasagutan ng mga magulang upang malaman kung ano ang magiging saloobin at natutunan ng kanilang mga anak sa kanilang aralin. Ito po ay kasamang ipapasa at ibabalik kalakit ng mga answer sheets at worksheets na natapos na. Hindi po kinakailangan bumili ng mga bagong gamit. Inirerekomenda po ang paggamit ng mga gamit na maayos pa gaya ng mga notebook, papel, lapis, crayola at iba pa mula sa nakaraang taong panuruan.
Dahil isa po sa pinakamahalagang matututunan ng mga mag-aaral, lalo higit ang nasa primary level, ang writing skills. Kung meron po po kayo mga katanungan at nais linawin, maaari po kayong sumaguni sa gurong tagapayo ng inyong mga anak. Maraming salamat!